Find the real, find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show, we're coming to win it. Tapos merong tubo na maliit. Tapos nasa private lot din, guys. Merong maliit na ganito. Igo pa sa laog. Igo pa kamo sa laog. Bali, ang pinaka-setup nila, guys, inilagay dun sa loob ng elementary school yung kanilang park, saka yung kanilang yung pocket park, na sabi parang nagsilbing tambayan daw talaga kasi maraming kahoy. Parang tambayan. So meron lang siyang sa loob lang. Meron lang banderetas na maliliit. Tapos, wala naman tayong iba nang nakita. Ito na yung entry na Barangay Erayang Silong. Guys, papasok tayo ngayon ng Barangay Baliwag. Ito yung kanilang naging preparation. Meron din silang mga banderetas na maliliit. Iba pa ang kulay. Malinis din ang kanilang kalsada. Tapos meron silang uniform na mga design sa gilid ng parang mga pato, katulad nyo. And then, ang pupuntahan natin ngayon, guys, yung kanilang pocket park, tapos yung kanilang mga garden, yung kanilang mga decorations o beautification sa gilid ng kanilang pata. Kasi dito, guys, matapos ng mga fiesta. So, first pa ako ng mga decorations na hinito nila. Kaya lang, parang hindi sila nasama doon sa pre-judging. Galing dito sa Sitio Irawa ng Barangay Hubo, lilipat tayo doon sa Barangay Baliwag. Titingnan natin yung kanilang entry sa Clean and Green and Beautification Contest ng LGU. Tingnan natin kung ang naging preparation nila katulad din ba ng ginawa ng mga taga-Hubo. So tingnan natin, guys, pasukin natin ang Barangay Baliwag. Part of the judging of the Clean and Green Beautification Contest ng municipality natin.
maglilibo tayo at titingnan natin yung kanilang preparation para sa contest na to. Kalaban ang Irayang Sulong, Hubo, Antipolo at Baliwag Nuevo. So ngayon, nandito tayo sa Baliwag Nuevo. Tingnan natin guys, pasyalan natin yung kanilang mga prepare, yung kanilang beautification na inilagay sa gilid ng kanilang mga kalsada. So ito yung kanilang beautiful garden. Okay, so ang kanilang beautiful garden guys, pasukin natin. So meron dito nakalagay na welcome. Nasa Sunto tayo ng Baliwag Nuevo. Ayan. And then meron silang mga nakalagay na slogan sa gilid ng kalsada. Spread pox, not fear. And then stay home, stay safe. An indication of being safe for COVID-19 na lumalaganap ngayon. So, very impressive din guys ang preparation ng mga taga Baliwag Nuevo. Kasi todo effort din sila. Naglagay sila ng mga banderetas katulad din sa ibang barangay na yun yata ang uso ngayon. Tapos tingnan natin yung kanilang pocket park. Samantalang nandun yung ating mga kasamahan, yung mga judges coming from the LGU or Office of the Mayor. Eto. Meron silang pocket park. May upuan. So, anin? Mara na yan? Marani? Good morning, sir. Good morning. Pwede magtukaw? Pwede. Wow. Oh. Guys, meron silang pa-drinks dito. And then merong upuan. Katatapos lang ng fiesta. Natumba ang alcohol. So para sa hindi nakakaalam, ang Barangay Baliwag Nuevo ay nasa gilid ng Bicol River. Tapos nagpalipad sila ng drone guys, so nasa gilid sila ng Bicol River. Ito yung mga kasama nating judges. Ito yung Bicol River guys, patungo dun sa actually palabas ko ng area ng Milaor, tapos sisingito sa Naga City. But anyway, dito tayo sa kanilang mga naging preparation sa beautification. Yan. Saan talaga ang sentro kang Baliwag? Ah, ito. Ah, okay. Yun. So, yun yung pinakasentro guys ng Baliwag. Hi! Oo. Guys, mula dito sa Barangay Baliwag, nakita na natin yung apat na entries sa Clean and Green Beautification Contest ng Minalabac. Nakita nyo na rin kung ano ang mga naging preparation, kung ano ang mga meron. So, bahala na kayong mag-judge kung sino talaga ang dapat na manalo. Base sa naging entry o naging preparation ng bawat zona. So ito yung mga kasama natin ng bawat barangay. Ito yung mga kasamahan natin from Barangay Hubo, si Chairman Renz, si Jason. Misolas. Misolas. Si Jason Misolas ini. Dex ka naman. Dex ka na. Dex ka nagigirong demonyado pa ito pala. So bye. Bye guys, this is our cue.